Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi ka pa ba aalis? Tanong niya habang binublower ni Jethro ang buhok niya. Katatapos lang niya mag-shower at pareho lang silang nakabathrobe. Para kasing walang balak umalis ngayon si Jethro. Hindi ito nagmamadali kagaya ng dati na madalas na hindi na niya ito nakakasabay sa breakfast. Mahinang tumawa ito. "Why it sounds like I'm your lover and I need to go now because your husband is coming." Biro nito na ikinatawa din niya. Oo nga naman, yun ang mga tanungan niya para silang nagnanakaw ng sandali. Pero kung tutuusin nga, nakaw na ang mga sandali nilang mag-asawa. Natawa din siya. Oo nga no? Ibinaba ni Jethro ang blower at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa balikat niya, saka siya hinalikan sa pisngi. "I'm yours all day, hon." Bulong nito sa tainga niya. Sumandal siya sa balikat nito. "Namiss ko tong ganito." Aniya dito at tiningnan ang reaksyon nito sa salamin. Bumakas ang guilt sa mukha nito. "Ako din." Ibinaling niya ang mukha at hinalikan ito sa mga pisngi. "Siya nga pala, inaya ako ni M na samahan siya sa Siargao." Aniya dito nang maalala si M. Tumaas naman ang kilay ni Jethro. "BFF na kayo?" Tanong nito na halatang natatawa. Natawa siya at kung sino man ang nakakaalam ng past nila ni M, malamang matatawa rin at hindi rin maniniwala. "Nagfe-feeling close lang. Nagulat nga ako nang pumunta dito para ayain ako na pumunta sa Siargao." "Okay, kung gusto mong sumama, okay lang. Maglilipat ako ng pera sa account mo." Anito at hinalikan uli siya sa pisngi. "Thank you." Kumarap siya dito at ipinulupot ang kamay sa leeg nito. Nilaro-laro ng kamay niya ang tainga nito habang tinititigan ito. "Pag-uwi ko," aniya at nag-iwas ng tingin dito. "Dadalawin ko si Lloyd." Nakita niya ang gulat at pagbilog ng mga mata ni Jethro. Halatang natuwa ito dahil sa sinabi niya. "Are you sure?" Tumango siya. "Ano bang pwedeng ipasalubong sa kanya? Baka may makita ako sa Siargao o kaya pag-uwi ko samahan mo akong mamili." Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil kinabig siya ni Jethro ang batok niya at mariin siyang hinalikan. "Thank you, hon." Pasasalamat nito sa mga mata ay relieved na. "But you don't have to do this. If..." "Hindi ako napipilitan, okay?" Pigil niya sa sasabihin nito. "Narealize ko na hindi habang buhay na pwede kong iwasan ang anak mo. Anak mo siya. Idugo at laman mo. Magiging kapatid na magiging anak natin. Dapat lang na ngayon pa lang ay pag-aralan ko ng tanggapin na bahagi na siya ng buhay natin dalawa." Marahan siyang hinimas ang pisngi nito. "I'm sorry kung medyo natagalan akong i-process ang lahat. Masyado lang akong nabigla sa mga pangyayari. I'm sorry." "It's not your fault, hon. You don't have to apologize." Masuyo nitong hinaplos ang mukha niya. "Wala namang may kasalanan, hindi ba?" Tanong nito na parang mas nakikiusap ang tinig. Ramdam niya ang pagka-guilty dahil sinisi niya si Jethro. Hindi man niya ito sinumbatan ng sinumbatan. Alam niyang sa pagkikitungo niya rito, noong una ramdam nitong sinisisi ko siya kung bakit naging ganoon ang sitwasyon nila. Ngayon niya lang na-realize na kung gaano siya naging unfair dito. Her husband was always been faithful. Jethro never made her feel that another woman was superior to her. He made her feel that no other woman would love him but her. She became blind to his love simply because she could not accept that he had a child with someone else. Oras na para bumawi siya. Kailangan siya ng asawa niya. May sinumpaan sila sa harap ng altar na dapat niyang tuparin. "Wala,
walang may kasalanan. Maybe this is our fate, love. Ginitaan niya ito. Yumuko naman ito para kintalan sa ng halik sa labi. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Gutom na yung mga alaga ko sa tiyan. Nagwawala na sila. Nakalabi kong aya kay Jethro. Baga alas 12 na rin pero niwala pa silang almusal. Han, love will keep us alive. Natatawang anito na mas ikinasimangot niya. Hay naku Jethro, kasabihan lang yan. Mas masarap pa rin ang ulam at kanin. Nakairap na sagot nito. Tumawa naman ito. Nagbihis na silang pareho at bumaba na para kumain ng tanghalian. Hindi umaalis si Jethro maghapon. Hindi rin ito hinahawakan ang cellphone nito. Kaya naman, maligayang maligaya siya dahil solong-solo niya ang asawa ngayon. Wala naman silang ginawa kundi magkulong sa loob ng kwarto. Nag-movie marathon sila at kumain ng kumain. Nang gumabi na, magkatulong silang nag-set up ng dinner with candlelight sa garden. Nagpaluto ito ng steak at naglabas ng wine na pinagsaluhan nilang dalawa. Habang magkaakbay na nakaupo sa swing, nakatingala sila sa langit, pinapanood ang mga bituin habang hawak ang mga kopeta nila. Nakaakbay sa kanya si Jethro habang nakahilig naman siya sa balikat nito. Nangangalahati na nila ang wine kaya medyo inaantok na siya. Pero ayaw niya pang matapos ang gabi na ito. Gusto niya pang magtagal sila roon. Nahilingan niya na sana mas madalas nila itong gawin. How was he? Tanong niya kay Jethro. Kahit ang mga mata niya ay nanatili sa langit. Ang ganda ng buwan. Bilog na bilog at napakaliwanag. Walang masyadong ulap na hindi pangkaraniwan dito sa syudad. Naramdaman naman niya ang pagpisal ni Jethro sa balikat niya at ang paghalik nito sa noon niya. Xerox copy ko siya. Sabi nga ni Josh, hindi ko raw talaga maitatanggi na anak ko si Lloyd. Dahil kahit saang anggulo tingnan, magkamukhang magkamukha kami. Tila proud na proud ito habang nagkukwento. Napangiti siya. May picture ka ba niya? Tanong niya. Bigla kasi siyang na-curious at na-excite. Ini-imagine niya ang maliit na Jethro. Yes, mayroon. Nasa cellphone ko. Kukunin ko lang sandali ang cellphone ko sa loob. Paalam nito na mabilis na tumayo at pumasok sa loob. Napapangiti na napapailing na lang siya. Kung alam lang niya na magiging excited si Jethro sa anak, matagal na niya itong binigyan. Agad ding nakabalik si Jethro. Dala-dala nito ang cellphone nito at isa pang bote ng wine. Eto, tingnan mo. Anito at muling tumabi sa kanya. Saka binuksan ang phone nito at kinalkal ang gallery. Napansin niyang halos puro pictures lang ni Lloyd ang cellphone nito. Pati nga ang wallpaper ay si Lloyd na. Inescroll niya ang pictures. Tiningnan ang bawat litrato doon. Oo nga, parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Kahit walang DNA test, si Jethro talaga ang ama, walang duda. Ang lakas ng dugo mo, komento niya habang nakatutok ang mga mata sa mga litrato. Natatawa naman si Jethro. Maputla nga lang si Lloyd at medyo mapayat, pero kamukhang kamukha nga nito si Jethro. Pati ang kulay gray ng mga mata nito. Yun nga lang mas inosente ito tingnan kaysa kay Jethro na halatang puro kalukuhan ang alam. Naka-hospital gown ang bata at may swero sa kamay. May nakalagay din sa ilong nito. Marami itong pictures pero lahat ay kuha sa hospital. Mayroong kumakain ito, natutulog, naglalaro. Mukhang papasang stage father si Jethro. Nahinto siya na makita ang sumunod na litrato. Nasa gitna si Lloyd. Nasa gilid naman ito si Jethro at sa kabila naman ang babaeng nakita niyang kayakap ni Jethro sa hospital noon. Nakangiti ang tatlo. Larawan ng isang buong pamilya. Pare-pareho ang kulay ng mga damit ng mga ito, kakulay ng hospital gown na suot ni Jethro. Si Jethro ay may hawak ng cellphone at nagpipictures. May mga ilan pang pictures doon na magkakasama ang tatlo, masaya at nagtatawanan. That's Irene. Lloyd's mom. Ani ni Jethro na mapansin na nahimik siya. Halatang bigla itong kinabahan. Maganda siya. Komento niya. Totoo naman kasi iyon. Maganda si Irene. Mukhang ang mas makinis pa ito sa kanya.
Medyo lamang ng ilang ligo sa kanya ang ina ng anak ni Jethro. Mas maganda ka pa rin. Wika naman ni Jethro at tinalikan siya sa pisngi. Natawa naman siya. Alam niya namang binubola lang siya nito dahil nag-aalala ito na baka sumama na naman ang loob niya. Saan nga pala kayo nagkakilala? Tanong niya na pinakaswal ang boses habang sa mga litrato pa rin nakatingin. Ang totoo, hindi ko talaga siya matandaan. Pag-amin nito. Napalingon naman siya dito. What do you mean? Takang tanong niya. Napakagatlabi naman si Jethro, halatang nahihiya. I often don't remember the names of the women who passed by me. You know, those one I think. Nanlaki ang mga mata niya. You mean, there's also a chance na baka may ibang Lloyd pa? Nandudumilat ang mga matang tanong niya sa asawa. Napakamot naman ito sa batok. I don't know. I hope there's none. Tila hiyang-hiya ito sa kanya. Naniningkit ang mga mata niya pero hindi siya nagsalita. Napabuntong hininga na lamang siya at muling tumutok sa cellphone nito. Saglit silang natahimik hanggang sa isubsob ni Jethro ang mukha sa leeg niya. Are you mad? Tanong nito. Napabuntong hininga naman siya. Why would I? Masuyong aniya dito. Like Lloyd, hindi ko rin naman masasabi na panluloko iyon dahil nabuo sila ng hindi pa naman tayo. Kaya if ever man, susubukan ko na rin silang tanggapin pero sana wala nang Lloyd na itatago mo sa akin. Hinarap niya ito. Asawa mo ako, kaya huwag mo akong paglihiman dahil sigurado naman akong malalaman at malalaman ko rin iyon. Kaya mas mabuti pang umamin ka na ng maaga kaysa maunahan pa kita. Napayuko naman si Jethro. Ipinatong nito ang noo sa balikat niya. Hinding-hindi na ako maglilihim sa iyohan. Promise. Marahan niyang hinimas ang buhok nito. Do that please. Pakiusap niya at tinalikan ang ulo nito. Iako ba? Kailan mo bubuntisin? Nakangiting tanong niya. Agad naman nag-angat ito ng ulo at nagdiningning ang mga matang tumingin sa kanya. Now na, excited na tanong nito. Tumaas-taas pa ang kilay. Malakas siyang natawa at tumango-tango. Tumayo naman si Jethro at mabilis siyang binuhat kaya napasigaw siya. Jethro, tili niya dahil muntik na silang matalisod dahil sa pagmamadali nito. Halos tumatakbo na kasi ito papasok sa bahay habang karga-karga siya. Para sila mga batang nagtatawanan kahit gabing-gabi na. Buti na lang sa labas ang kwarto ng mga katulong. Kung hindi ay nakakahiya at baka marinig sila ng mga ito o kaya ay makita sa ganitong ayos. Nagpasalamat siya na makarating sila sa kwarto na hindi napipilayan o gumulong sa hagdanan. Ibinato siya ni Jethro sa kama na ikinatawa niya ng malakas para silang mga timang natawanan ng tawanan sa mga pinagagawa nila. Agad na naghubad si Jethro, halatang may pagmamadali sa mga kilos nito. Ganoon din ang ginawa niya. Mabilis niyang tinanggal ang sando at cotton shirts niya hanggang sa wala nang matira sa kanya kahit isa. Nakahiga siya sa kama. Itinukod niya ang dalawang siko para alalayan ang likod niya habang nakatingin kay Jethro na pinagmamasdan siya. Hubot-hubad na ito at parang nagyayabang ang alaga nito na tayong-tayo na. Jade, ano pa? Bilisan mo na! Narinig niyang malakas na sigaw ni Em sa ibaba. Papunta na ako dyan! Balik sigaw niya. I really need to go. Napipilitan siyang bumitaw kay Jethro na ayaw lubayan ang mga labi niya. 5 minutes, hon. Ani pa nito at muli siyang hinalikan. Napapangiti na lang siya kahit magkalapat ang mga labi nila. Ano ba namang mag-intay si Em ng 5 minuto? Sa Jethro naman ang napaungol nang marinig ang muling pagsigaw ni Em. Walang hiya talagang bitch na yun. Napahagik-hik naman siya. Pagbalik mo, tayo naman ang magbabakasyon. Malambing na wika naman ni Jethro at hirap na pinakawalan siya nito. Ano ba namang mukha yan? Natatawang kinurot ang pisngi ni Jethro. Siyergaw lang ho ang pupuntahan ko kung makapag-react ka naman parang sa ibang bansa ang punta ko. Tukso niya dito. Lumabi naman ito na parang bata. Ang cute niya lang kapag ginagawa iyon, kaya nanggigigil na hinalikan niya ito.
I'm gonna miss you, Juan. Balik ka kaagad. Nagpapi-eyes pa ito sa kanya. Malakas siyang natawa. Bitbitin mo na ang mga gamit ko. For sure, galit na yung si M. Nakairap na aniya, saka ito tinalikuran at tinungo ang pintuan. Frustrated na napaungol ito, saka dinampot ang luggage niya at sumunod na sa kanya. 1 week daw sila ni M sa Siargao. Ayaw niya na nga sanang sumama, kaso hindi niya naman kaya ang araw-araw na pangungulit ni M. Nagsisituloy siya kung bakit na kasi nauuhan niya pa ito. Oh, thanks God! Eksaheradong ani ni M. Itinaas pa nito ang dalawang kamay sa ere at itinirik ang mga mata. My gosh! Muntik na akong tubuan ng ugat dito. Ang OA mo! Irap niya dito habang pababa ng hagdanan. Hindi siya pinapansin nito at halatang asar na. Isinuot lang nito ang Gucci na sunglasses nito. Pagkatapos siyang iwanan ng matalim na tingin. Nilingon niya naman sa Jethro na tawang-tawa na sa likuran niya habang buhat ang luggage niya. Iiling-iling na napatuloy na lang sila sa pagbaba. Naabutan nila si M na nasa driver seat na at halatang inip na ang bruha. Ipinasok naman ni Jethro sa box seat ang luggage niya, saka siya binalikan at hinapit. Enjoy your vacation, Han. Ani nito at hinlikan siya sa mga labi. Ingat ka dito. Huwag papalipas ng gutom, ha? Bili niya dito. Malakas na bumusay na si M, sanhi na para magkatawanan silang dalawa. Mabilis na hinalikan siya ni Jethro, saka siya pinagbuksan ang pintuan ng kotse. Sumili pa ito kay M at nagbili na, ikinatirik lang ng mga mata ng huli. Nananahimik na lang siya total, mag-i-enjoy din naman siya sa bakasyon na ito. Kailangan niya rin siguro itong bakasyon na ito, para na rin maihanda niya ang sarili sa pagharap ng anak ni Jethro. Their vacation was just a disaster. She didn't enjoy it. Because as soon as they landed in Siargao, men abducted them. Muntik na niya masakal si M dahil dinamay siya nito sa kagagahan nito. Isinama lang siya ng lukaret dahil naka-freeze ang lahat ng account nito at kailangan nito ng taong makakapag-finance sa mga gastusin nito at siya ang nakita nitong maging biktima nito. Hindi ba naman talaga luka-luka? 3 araw silang nakatali sa isang resort at hindi niya alam kung makakaligtas pa ba sila. Iyak siya ng iyak dahil naiisip niya si Jethro, ang papa niya at ang tita niya. Paano kung hindi na siya nakauwi ng buhay? God, kahit siguro sa impyerno masasakal niya si M. Hindi niya kayang mamatay na hindi man lang niya nakakausap muli ang asawa. Marami pa siyang kailangang bawiin. Babawi pa siya sa mga oras na hindi niya ito nadamayan. Ni hindi niya na nga na-enjoy man lang ang dagat, miski ang sariwang hangin. Peste talaga. Nakatamo pa siya ng isang sampal sa kumidnap sa kanila at puro siya kagat ng lamok. At para saan ang lahat ng ito? Para kay Ecos? Ang magaling na si M. Hinabol si Ecos hanggang Siargao kahit pa may threat sa buhay nito. Kasama si Jethro nang ma-rescue sila. Nagwala ito at inaway si M. Nasapak din ito si Ecos. Halos magkagulo sa hospital. Lalo na nang ma-confine siya dahil sa dehydration. Walang makapagpigil dito nang sabihin itong siya ang unahin kahit pa mas maraming tao sa emergency room ng hospital na pinagdalhan sa kanila dahil sa nangyaring banggaan sa highway. Hindi umalis sa tabi niya ang asawa habang nasa hospital siya. Narinig din niyang pinapahanap nito ang dumukot sa kanila kay Percy. Napailing na lang siya dahil miski siya, hindi niya ito mapigilan. Parang nababaliw ang asawa niya dahil sa nangyari. You okay? Tanong ni Jethro. Sakay sila sa private plane na pag-aari ng lolo nito na maghahatid sa kanila sa Manila. Ikinumot nito ang blanket sa kanya at ini-adjust ang una niya. Yeah, I'm fine. Aniya dito. Dahil minuminuto ata siya nitong tinatanong kung okay lang siya. Nakakakilig pero ang OA naman. Nagbitbit pa si Jethro ng doktor para sa kanya. As if naman, sobrang lala ng kalagayan niya. Are you hungry? Tanong na naman ito, kaya naitirik na niya ang mga mata niya. My God, Jethro, I want to rest, okay? Stop overreacting. Saway niya dito. Gusto niya kasing iidlip sandali pero
Hindi niya magawa dahil tanong ito ng tanong sa kanya. "I'm just worried, Han." Matiim ang mga matang wika nito. Naroroon pa rin ang takot at pag-alala. Hinaplos niya naman ang pisngi nito para pakalmahin ito. "I'm okay now. You can relax yourself, baby." Bumuntong hininga ito at sinapo ang kamay niya habang nakahawak sa pisngi nito at hinalikan. "I shouldn't have agreed to let you go with M. That brat. If only no, I wouldn't let you go that day." Naniningkit na naman ang mga matang wika nito. "No one knew that would happen. I'm still okay. That's what important, isn't it?" Malambing na aniya dito at iginiya ang ulo nito para isandal sa balikat niya. "Ikaw naman ang magpahinga, dahil ba ikaw naman ang ma-dehydrate sa sobrang hot mo?" Biro niya dito at hinalikan ang noon nito. Naramdaman naman niyang na-relax ang katawan nito. Kinimas-himas niya ang buhok nito. "Sleep. You also need that." "I'm so fucking scared, Han. I thought I would never see you again." Anito na bahagyang nabasag ang tinig. Marahan na pakagat labi siya para pigilan ang isang ngiti. Ang lakas naman kasing magpakilig ni Jethro. Kotang-kota na ito sa totoo lang. 2:30 ang naging biyahe nila. Sa Clark sila naglanding at naroroon na ang kotse ng asawa niya. Napansin niya rin na may mga bodyguards na sumusunod sa kanila. Nang tinanong niya si Jethro, ang tanging sagot nito ay para raw sa protection niya. Magkakaroon na raw siya ng bodyguard simula ngayon. Hindi na lang siya nakipagtalo dahil alam niya namang hindi rin niya bababali ang gusto nito. Si Jethro pa ba? Nakahinga lang siya na maluwag na makarating na sila sa bahay. Sinalubong sila ng mga katulong at masayang winelcome siya. Natuwa naman siya dahil mangiyak-ngiyak pa ang mga ito. Nakaakbay sa kanya si Jethro, papasok sa bahay. Dumiretso sila sa dining at napatda siya sa nakitang nag-aayos ng mesa. "Hi, welcome back." Masiglang bati ng babae. Nakasuot ito ng puting bestida at nakasuot ng apron. Ng apron niya, nakaponytail ang buhok nito. She looked elegantly beautiful, parang first lady ng presidente. Napalingon siya kay Jethro, nang aakusa ang mga tingin. Hindi naman ito mapakali sa tabi niya at halatang guilty. "Irene, this is my wife, Jade. Han, si Irene, your son's mother." Sarkastikong putol niya sa sasabihin nito. Saka ito matalim na tinitigan. Wala siyang pakialam kung ma-offend man ang ina ng anak nito. Parang bigla, gusto niyang bumalik na lang sa mga kidnappers niya at mag-aya ng inuman. "Can we talk, Jethro?" Mariing tanong niya dito, saka binalingan si Irene. "Nice meeting you, Irene. Can you give me a chance to talk privately with my husband?" Idiniin niya pa ang salitang husband. Namula naman ang mukha nito. Halatang nailang sa kanya. Dapat lang. "Sure." Anito. Tinanggal ang apron at inilapag sa sandalan ng upuan sa kalumabas ng dining room. Nang makalabas ito, sa kaniya naman hinarap si Jethro. "Talk." Malamig na aniya dito. Jethro point of view. "Talk." Matigas na wika ni Jade. Blanco ang mukha nito pero malamig ang mga matang nakatingin sa kanya. Lihim na kinastigo niya ang kanyang sarili. Nakalimutan niyang sabihin kay Jade ang tungkol sa paglagi ni Irene dito. Masyadong sinakop ang pag-alala kay Jade ang isip niya dahil sa nangyari dito. Kaya naman nawala sa isip niya ang tungkol kay Irene. Tumikim muna siya para tanggalin ang bara sa lalamunan niya. Nasunog yung tinutuloyang apartment ni Irene. Wala siyang pamilya dito. Kaya naman sinabi kong dito muna siya habang wala pa siyang mahanap na bagong matitirhan. Wika niya. Takot na baka masamain ni Jade ang ginagawa. Plano niya naman talagang bigyan ng kondo si Irene. Kaso nabalitaan niya naman ang nangyari kay Jade at mas inuna niya ang asawa hanggang nawala na sa isip niya ang tungkol kay Irene. "Okay." Anito na mas lalong nadagdagan ang nervyos niya. Nag-umpisa pa lang silang maging okay. Kaya naman, ayaw niya magkaroon na naman sila ng bagong problema. Masyado na siyang maraming sablay sa asawa. "It's okay.
putol ni Jade sa sasabihin niya. Let her stay here. No need. I'm already taking care of her. I said it's okay. Malakas at madiin na Anito. Sabay hampas ng kamay sa lamesa. Napalunok siya. Ngumiti naman ito sa kanya na parang walang nangyari. Nasunugan siya. Walang malipatan. Malaki tong bahay natin. Hindi tayo magsisiksikan. Kahit dito pa siya tumira. Yung mga kapitbahay niya, settled na rin ba yung tirahan? Sarkastikong wika nito. Han, tinalikuran siya nito at hinarap ang pagkain. Kumurot ito ng bacon strip at isinubo. I'm tired. Matutulog muna ako. Huwag niyo na akong gisingin mamaya. Bababa ako kapag nagutom ako. Anito at nilagpasan siya. Mabilis niya namang pinigilan ang kamay nito. Aalis din siya mamaya. Ipapaasikaso ko kay Tim ang malilipatan niya. Wika niya dito. Biglang naging madilim ang mukha ng asawa niya. No, she will stay here. Mariing wika nito at binawi ang kamay sa kanya. Napaawang naman ang labi niya. Kita niya ang galit nito pero bakit ba gusto nitong manatili pa si Irene sa bahay nila? Naiintindihan niyang galit ito dahil hindi naman niya nasabi ang tungkol kay Irene. At marahil nabigla rin ito sa nangyari. Nasundan niya na lang ng tingin si Jade na lumabas ng dining. Jethro, is she okay? Tanong ni Irene. Yeah, maikling sagot niya at hindi na ito pinansin. Bumuntong hininga na lang siya at sinundan si Jade sa itaas. Parang bumalik lahat ng stress na nararamdaman niya na makidnap siya. Anong naisipan ni Jethro? At dinala dito ang ex niya. Natigil siya sa paglalakad na madaanan niya ito. Malamig na sinulyapan niya lang ito ng tingin at dumiretso na ng akyat. Halos takbuhin niya ang hagdanan. Hindi niya kayang makita ang mga ito. Nasasaktan siya. Magmumukha lang siyang tanga sa harap ng mga ito. Pumasok siya sa master's bedroom at nagdive sa kama. Namaluktot siya ng higa roon habang yakap-yakap ang unan. Apat na araw na siya sa ospital at apat na araw na kasama niya roon si Jethro. Pero wala itong binanggit na nandito sa bahay nila ang Irene na iyon. For sure, ura mismo, makakakuha si Jethro ng kondo o mansyon para dito. Pero dito pa talaga at pinakailaman pa ang kanyang kusina. Para itong may bahay, at home na at home, pati ang mga katulong niya at home na rin dito. Isinubsob niya ang mukha ng marinig na pumihit ang doorknob. Pumasok si Jethro at naupo sa gilid ng kama. Nakahanap na si Tim ng kondo malapit sa hospital. Ipapahatid ko si Irene mamaya roon. Narinig niya ang wika nito. Napairap siya kahit pa natatabunan ng unan ang mukha niya. Hindi siya umimik. Bumuntong hininga naman si Jethro. Okay, rest for now. Malambing na Anito saka siya hinalikan sa ulo. Tumayo itong muli at lumabas na ng silid. Tinanggal niya ang pagkakataklob ng unan sa mukha niya. Para silipin si Jethro, likod na lang nito ang nakita niya. Gusto pa niya sanang makatabi ito at isiksik ang katawan dito. Napabuntong hininga na lang siya at pinihit ang sarili na makatulog. Nagising siya na madilim na ang paligid. Bumangon siya at nagtungo sa banyo para maligo. Ginhawa ang hatid sa kanya ng maligamgam na tubig ng shower. Pagkatapos maligo ay nagbihis na siya at lumabas ng kwarto nila. Nagtungo siya sa office ni Jethro, pero wala ito roon, kaya naman bumaba na lang siya sa dining dahil nagugutom na siya. Ang sir mo? Tanong niya sa katulong. Umalis po si sir ma'am, inihatid po si Miss Irene. Sagot nito. Tumaas naman ang kilay niya. Anong oras siya umalis? Tanong niya. Kanina pa pong alas tres. Sagot nito at hinainan siya ng plato. Napatingin naman siya sa orasan, alas 9 na. Saan ba hinatid ni Jethro si Irene at ang tagal naman atang bumalik ng asawa niya? Kinuha niya ang cellphone niya at denial ang number ni Jethro. Ilang beses siyang tumawag pero hindi nito sinasagot. Unti-unti na siya nakakaramdam ng inis. Iba't ibang senaryo ang pumapasok sa isip niya. Pick up the fucking phone, Jethro. Inis na bulong niya habang iniintay na sagutin nito ang tawag. Hello. Sa wakas ay sagot nito.
napaos ang tinig at medyo hingal pa. Nangunot ang noo niya, "Where are you?" Matagal ito bago nakasagot. Nakarinig siya ng mga kalusko sa kabilang linya. "Jethro," tawag niya dito nang hindi ito sumagot. I'm sorry pa, uwi na." Anito tila natataranta. "Asan ka nga?" Hindi na niya mapigilan ang mapasigaw. Bakit hindi na lang nito sagutin ang tanong niya? At bakit ba ito paos at hinihingal? Anong ginagawa nito? "Asan ka?" Matigas na ulit niya. "Pauwi na nga," sagot nito. Halatang iniiwasan ang tanong niya. "Hindi yan ang tanong ko, Jethro." Gigil na aniya dito. Kung kaharap lang niya ito, baka nahampas na niya ito. "Aalis ka na?" Dinig niyang wika ng isang babae sa kabilang linya. Damilog ang mga mata niya nang ma-realize na boses iyon ni Erin. Kasama nito si Erin. "Si Erin ba yan?" Napatayo na siya. Nanggigigil at nanginginig na ang nararamdamang kaba at galit. Narinig niyang mahinang nagmura si Jethro. "Where's my fucking polo?" Tanong nito. Medyo mahina na ang dating sa kanya. Pero dinig niya siguro'y inaliw nito ang cellphone sa bibig nito. Pinatay niya kaagad ang cellphone niya at nanghihinang napaupo. Hindi siya tanga para hindi maisip kung ano ang ginagawa ng dalawa. Kung bakit paos ang boses nito. Kung bakit pagod at hinihingal ito. At hinahanap nito ang polo nito. Ibig sabihin, nakahubad ang walang hiya. Nakaramdam siya ng palalamig ng maisip na baka niloloko siya ni Jethro. Da baka may namamagitan na muli dito at kay Irene.